Nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa ilang sementeryo ng Marikina, San Juan at Pasay. Kasabay niyan, nagpapatupad na rin sila ng traffic rerouting scheme bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga tao isang araw bago ang undas. Ininspeksyon na ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang Loyola Memorial Park. Kaninang hapon na abot na sa 2,300 ang bilang ng mga taong nasa loob ng sementeryo. Simula kaninang hating gabi, ipinapatupad na ang one-way traffic sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue na patungong Marikina City proper na magtatagal hanggang hating gabi ng November 2. Para sa mga motorista magmumula sa Katipunan, pinapayuhan dumaan sa barangka flyover at baybayin ng A. Bonifacio Avenue para makapasok ng Loyola. At mangyaring kumaliwas sa Loyola Street, kumaliwas sa Gonzalo Puyat Street at kumanan ulit sa Gonzalo Puyat Street hanggang makarating sa Gate 2 ng Loyola. Para naman sa mga daraan patungong city proper ay mangyaring gamitin ang right lane ng A. Bonifacio Avenue. Para naman sa mga manggagaling ng Loyola patungang Quezon City, lumabas ng Loyola Gate 2, kumaliwas sa Gonzalo Puyat, kumanan sa Corillo Street at kumanan sa A. Bonifacio Avenue. Para sa mga manggagaling ng Loyola patungong city proper ay mangyari lang na kumaliwas sa A. Bonifacio Avenue. Sa Pasay City, ininspeksyon rin ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang Pasay City Cemetery. Dito ay sinilip ng alkalde ang kalinisan ng sementeryo at iniutos ang tuloy-tuloy na paglilinis para maging maayos ang pagdalaw ng mga bibisita. Inaasahan naman na abot sa 13,000 ang dadalaw sa puntod ng kanilang mga kaanak sa nasabing sementeryo. Nagsisimula na rin dumagsa ang mga tao sa San Juan Cemetery para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, ngayong taon ay aabot sa tinatayang 10,000 ang dadagsa bukas sa mismong araw ng undas.